Itong si Harry Roque, nagulat ang lahat sapagkat napakayaman pala nito. Daang-daang milyon ang pinag-uusapan po na kayamanan. Pero ang nakakagulat talaga sa lahat ay yung pagtalo ng kanyang kayamanan mula po sa 100,000, 300,000 ba o 1,000,000 to hundreds of millions. Pero may paliwanag diyan si Harry Roque, in fairness naman sa kanya, no? Ngunit ang nakakapagtaka talaga sa lahat, kahit siguro gaano kakayaman, nakakapanghinayang ang 36 million pesos para i-donate mo lamang sa iyong boss para sa kandidatura nito. Saan kinuha ni Harry Roque ang ganito kalaking yaman? 36 million pesos before natin puntahan yung pagtatanong sa kanya ni Congressman Luistro. Donated amount nitong si Harry Roque para sa kandidatura ni Sara Duterte. O balikan po natin ang balitang ito. September 3, 2022. Who's who? The top campaign donors of Sara Duterte. Lakas CMD. Sa photograph na nakikita po natin, dalawang personalidad. Si Senator Win Gatchalian at saka si Attorney Harry Roque. Eh hindi naman questionable kay Senator Win Gatchalian, bilyonaryo po ang pamilya nito. Kaya kahit mag-donate siya ng 100 million pesos, eh tingin ko barya lamang po sa kanila 'yan. Pero nakakapagtaka kay Harry Roque. Two senatorial candidates, two political parties, and a Davao real estate firm donated to Sara Duterte's successful vice presidential bid. Lagpasan po natin ang bahagya ito pong binabasa nating mga balita. Dito na tayo tumalon sa medyo kalagitnaan na. Duterte's top individual campaign donor is former presidential spokesman Harry Roque, who mounted a failed senatorial bid in 2022. Salamat naman. Kasi ako, isa ako sa nabudol nitong si Harry Roque. Pero salamat talaga at hindi po ito naging senador. Roque shouldered ad payments worth 36.410 million pesos for his former boss daughter. Ganyan kalaki po ang pera na binitawan nitong si Harry Roque. Ano ang reason? Ano? Para magbitiw ka ng ganyang kalaking halaga ng pera. Eh, kandidato ka rin sa pagkasenador. Maliban na lamang kung meron kang inaasahang posisyon, kung sakasakaling ikaw ay matalo, at ganun nga yung nangyari. At yung inaasahang posisyon na yon, hindi nangyari kinalaunan. O kaya siguro, it explains na mga tol, kung bakit ganito ang trato ni itong si Harry Roque, particular sa kasalukuyang gobyerno. Kasi marami sa mga kagustuhan ni Sara Duterte ang hindi nangyari. Ano? Ngayon, puntahan natin yung particular na yaman nitong si Harry Roque. Kasi sa nangyaring hearing sa House of Representatives nitong nakaraang araw, ito po yung ikalawang hearing ng Quad Committee, yung Quadruplet Committee na binubuo po ng Quadruple Committee na binubuo po ng Public Accounts, ng Human Rights, ng Dangerous Drugs and Public Order, at ang nag-chair po nito ay si Congressman Ace Barbers and vice-chaired by Congressman Romeo Acop. Sa ikalawang pagkakataon, dumalo na po itong si Harry Roque at naungkat nga po yung kanyang kayamanan. Pero in addition to that information, noong August 16, yung kauna-unahang Quad Committee hearing na nangyari po sa Pampanga, hindi po dumalo itong si Harry Roque at ang kanyang naging explanation o dahilan ay meron daw po siyang hearing, particular sa Regional Trial Court sa City of Manila, which eventually
napag-alaman na yun po ay kasinungalingan that led to the contempt of Harry Roque. Pero medyo mababa po yung parusa kasi inaanak niya yung nag-motion eh. Pero masakit pa rin kay Harry Roque yun kasi inaanak niya yung nag-motion para siya makulong. O 24 hours lamang or one day. Kaya kagabi, lumaya po itong si Harry Roque sa pagkakakulong mula po sa House of Representatives. Ayan po yung mga ilan sa mga naging kaganapan nung nakaraang hearing. But in particular, sa yaman ni Harry Roque, panoorin po natin ito pong post ng United Philippines. Tama po ba yung kanyang YouTube channel? Oh, hello United Philippines. Oh, ito po ay kasamahan natin na channel na sumusuporta sa kasalukuyang gobyerno. But I do not know the people behind this channel. But gamitin po natin yung excerpt from House of Representatives sa pagtatanong nito pong si Congresswoman Luistro kay Harry Roque na ngayon ay in-upload po nitong Hello United Philippines sa kanyang YouTube channel. At dito, malalaman po natin kung paano lumobo ang kayamanan ni Harry Roque. Pero siyempre, sa explanation niya, legal daw po ito. In fact, sinabi pa nga ni Harry Roque, this is about FOGO hearing. Bakit masyado daw nagiging personal ang mga katanungan sa kanya? Which sa huli, binlangka po siya nitong si Congressman Paduano na ikaw ay magsalita lamang kapag ka nirecognize ka na ng chair. O sige, pakinggan po natin ang mga katanungan dito ng magaling na abogado at kongresista na si Luistro. Mr. Yan. Chair, with all due respects, this is a legislative inquiry on POGOs and I think it has become too personal already. We are now, I will submit a copy of the deed of sale of the property to show that the money that we used to acquire the property in Bataan was legitimately sourced and did not come from POGOs. I think it's too much already. I think I have shared what the committee should know, that we had funds to acquire the land. We have established a number of circumstantial evidence already, which when taken together will lead to one reasonable conclusion that our resource speaker has connection to Lucky South 99. Oh, yan yung paniniwala ni Congressman Salo. Sino yung anak niya, mga tol, yung nagpakulong sa kanya? Congressman, can you help me remember kung sino yung inaanak niya? Dati niyang law student, inaanak niya, at sabi nito sa kanya, hindi kami ipinanganak kahapon, kaya sino yung pinagloloko mo dito? Anak ng teteng na yan, salamat naman, at hindi po yan sinambit sa akin ng aking estudyante at ng aking inaanak. Ano? Pero ganun kasi talaga eh, parang pinagloloko nitong si Harry Roque ang mga kongresista. Kaya hindi matanggap ng mga lawyers na ito, na mga kongresista katulad ni Luistro, ni Gutierrez, at nung kanyang inaanak na si Salo, yan, si Congressman Salo, salamat po sa inyo, na pinagloloko ni Harry Roque sila. Pero sa huli kasi mga tol, ang punto naman ni Harry Roque, did he, sabi niya, ha, kung siya ba ay nakalabag kung siya ba'y nakagawa ng criminal offense. O yun ang aalamin natin sa mga susunod na pagkakataon kasi so far sa mga nadinig po natin sa House of Representatives, wala pa talagang nai-establish na criminal offense laban kay Harry Roque. But ang sinasabi po ng Presidential Anti-Organized Crime Commission, in particular ito pong si spokesperson Winston Casio, sasampahan po nila ng qualified human trafficking ito pong si Harry Roque. Yun po yung aantabayan na natin. But for the meantime, panoorin po muna natin ang palitan po ng diskurso dito ng dalawang personalidad, si Luistro at saka si Roque. May we know how much your salary is as member of the House during that time? I do not recall, but I still have colleagues from the 17th Congress here. So I think it was, I cannot remember the exact amount, but it was... How many months ba or year nanungkulan bilang kongresista itong si Harry Roque? From 2016 until 2017, more than a year before he was appointed as a spokesperson
ng Malacanang, imposible naman na hindi mo matatandaan kung magkano sahod mo. Maliban na lamang kung ganun talaga kalaki ang yaman mo, Hari Roque, na yung sahod mo sa Kongreso ay halos hindi mo na pinapansin. Hindi mo matatandaan. O talagang selective lang yung memory mo na kapag ka ikaw ay nahuhuli, kunyari nakakalimutan mo, pero most of it, alam mo naman, sinasabi mo na lamang na nakakalimutan mo. Nag-a-agree ba kayo doon, mga tol? Kasi iyon yung nakikita natin kay Hari Roque. Kapag ka nako-corner siya, sasabihin niya, hindi niya maalala at kung ano-ano pang mga kadahilanan. Pero sahod mo bilang kongresista, hindi ako makapaniwala na hindi mo alam yan eh. I don't know, maybe 200,000-300,000. I don't know, 200,000 po, no? 200,000 a month. And you likewise mentioned about your appointment as the presidential spokesperson. Is that correct? Yes, Mr. Chair. Can you please enlighten us? How much was your salary as presidential spokesperson? Almost the same because it was the same salary grade as a congressman. I understand as well, Attorney Roque, that you have... Sabi ni Aling Roda, alam po namin, top one, bayad po kayo ni BBM para manira. Sana. Ano? Aling Roda, maisingit ko lang ito. Hindi sa dahil pinapatulan natin siya kasi pag pinatulan natin siya, tanga tayo. Sana. Sana bayad ako ni PBBM. Kasi kung bayad ako ni PBBM, ibibili ko ng napakaraming DBC ang bayad sa akin ni Pangulong Bongbong Marcos. Alam mo ba, Aling Roda, kung magkano ito? Ito, kung bibilin mo sa market, hindi bababa, itong maliit na ito, hindi bababa ito sa 6,000 pesos. Pero nabili ko lang ito sa bidding ng 5,000 pesos. Ito, ang halaga nito ay sa ngayon, nasa 3,000 mahigit. Pero nabili ko lamang ito ng 2,600 pesos. So far, dito sa glass cabinet na ito, ang pinakamahal dito ay si Shenron. Yon yung dragon doon sa dulo. 4,500 yon. Pero yung nasa baba, meron ditong 16,000 at saka meron ditong 15,000. Ang pinakamahal, yung hindi nakikita sa camera, sa Dragon Ball ko, 20,500 at yung isa kong Optimus Prime na 22,000 pesos. Ngayon, sayang, kung bayad lang ako ni Pangulong Bongbong Marcos, eh bibilihin ko yung pinakamahal na DBC na nagkakahalaga ng 500,000 pesos. Oh, sayang talaga, Aling Roda. Kasi sana totoo po yung sinasabi ninyo. Ngayon, ito lang ang masasabi ko, Aling Roda. Mamatay na sa ating dalawa kung sino ang bayaran. At pasensya na sa sasabihin kong ito. Wala akong respeto sa mga vlogger na bayaran. Ganun lang kasimple yon. Ako, kontento ako sa kinikita ko sa YouTube at Facebook. Maliit lamang ang kinikita ko rito kung ikukumpara sa iba, pero napaka-significant nito. Sa isang channel ko, meron po itong kinikita in 28 days na $1,190. How many channels do I have? Apat. Pero sa ngayon, dalawa ang demonetize. How many pages do I have? Anim. O ngayon, Aling Roda, kung nakamamatay ang inggit, baka mamatay ka. Pero, uulitin ko, mamatay na sa ating dalawa kung sino ang bayaran. Going back, dito po sa ating pinag-uusapang balita, o excerpt from House of Representatives, pakinggan po natin patuloy ito pong mga katanungan at sagot ni Congressman Luis Tro at Hari Roque. You have children? Yes, Your Honor. May we know the names of your children? The first one is Bianca Jacinta and the second one is Harrison Jacob. Bianca and Harrison. Does this names of your children have any connection with Biancham? Yes, Mr. Chair.
Biancham Holdings and Trading. You can hear? Yes, Madam, Mr. Chair. And can you please enlighten us? Oy, by the way, itake ko na yung opportunity na ito, ha. Total, nag-uusap na tayo sa DBC. Baka may mga taga-Japan tayong supporters na mahilig din sa toys. Baka pwede tayong mag-connect sa isa't isa at magnegosyo. Hindi. Baka pwede akong bumili sa inyo at mas makamura ako. Kasi lahat po ito, mga tol, either galing sa Japan or sa China. Yung mga resin, ang production po ng company sa Japan ay nasa China. O kaya mas makakamura kung didirekta ako sa inyo kaysa sa mga live seller dito sa Pilipinas. O anyway, o, Aling Roda, ha? Baka nakakamatay ang inggit. Kawawa ka naman. Baka atakihin ka sa puso. Ha? Ito, kasama ang negosyo namin, hindi po ito biro. Ha? Pag pinagsama-sama po yan, nasa kalahating milyon na mahigit. Kasama yung mga collections ng aking mga anak. At yan ay dahil sa YouTube at Facebook. At saka syempre sa mga tumutulong sa akin, na kapag ka nagigipit ako at kailangan kong isustain yung negosyo, magsasabi ako sa ating mga kaibigan, baka pwede mo naman ako mapautang muna, sa sahod ko na lang babayaran. Alam ng mga manunood natin dito kung sino-sino sila. Yung mga tumutulong sa akin na pinapautang ako, mas gugustuhin ko pang umutang kaysa magpabayad sa sino mang mga politiko. When was this holding company incorporated, Attorney Roque? As early as 2015, before there was Pogo, I believe. It was already founded. Yes, and during that time? Ano yan? Guilty mind? Wala namang sinasabi si Congresswoman Luistro. Bakit sasabihin mo kagad na meron ka ng ganyang kayamanan before Pogo? Diba ganun yung mga normal na pananalita ng mga guilty mind eh? No? Masyadong advance mag-isip. Hindi naman sinasabi nitong si Congressman Luistro na ang mga kayamanan na yan ay galing sa Pogo. Bakit mo sasabihin kaagad na yung mga kayamanan na yan ay meron ka na before Pogo? Diba? Can you please enlighten us, sino po ba ang mga incorporators, first incorporators of Biancham Holdings and Trading? That's myself, my wife, my then law partner Joel Butuyan, Aileen Garcia, and one of my staff lawyers who has since passed, Jarme Garcia. Can you enlighten us further? Gaano ho ba kalaki ang inyong ownership dito sa Biancham Holdings and Trading, Attorney Roque? It differed over the years, Mr. Chair, because it started as a small company. It was amended once. And, Mr. Chair, can we please direct our resource speaker to limit his answers to the questions which are being propounded? If I may proceed, Mr. Chair, would you confirm, Attorney Roque, that at the time of the incorporation of Biancham Holdings and Trading, you were holding 49.96% ownership while your wife, Myla, is holding 49.96% ownership? Do you confirm? If that is what appears in records, I confirm that, Mr. Chair. But ito, mga tol, very interesting itong pinag-uusapan nila. Kasi publicly, kinoconfirm nitong si Harry Roque yung mga sinasabi ni Congresswoman Luistro. At syempre, kung merong mga discrepancy doon sa mga records ng kayamanan niya, magkakaroon ngayon ng problema itong si Harry Roque. Kaya meron nga pong particular na question dito itong si Congresswoman Luistro na sinabi niya sa committee na dapat tutukan yung naging kasagutan nitong resource person. Tuloy muna natin ang pakikinig dito, mga tol. But I do not have a copy of the records before me right now. In other words, Mr. Chair, the remaining 0.8% is the ownership which are being shared by Joel Butuyan, Zarmay Garcia, and Aileen Garcia. And it was mentioned earlier by our resource speaker that all these incorporators were his associates, either in Batuyan and Rael, and in Center Law. Do you confirm? I confirm that, Mr. Chair. It is a family corporation with my close associates as nominal stockholders to complete the 5 shareholders that were then required by the old corporation code. It is no longer required to have 5. How did isingit ko lang din ito, ah. Yung itsura ni Harry Roque rito, ang layo-layo sa Senado eh. 'Di ba? Sa Senado napakaangas ng datingan niya eh. Kung barabarahin niya si Senator Risa Ontiveros,
ganun-ganun na lamang porket hindi abogado yung isa eh. Buti na lamang to the rescue si Gatchalian at sinabihan siya na iko-contempt siya pagka hindi siya umayos. Pero dito, sa House of Representatives, nagawa ba ni Harry Roque yun? Hindi. Kasi alam niya sa kanyang sarili na yung mga kaharap niya dyan sa committee na yan ay karamihan mga abogado. At alam kung paano mag-interrogate o magtanong ng Hindi niya malilinlang, hindi niya mapapaikot-ikot. Katulad ng ginagawa niya sa napakaraming mga pagkakataon. Sa madaling salita mga tol, parang basang sisiw itong si Harry Roque diyan sa House of Representatives. Do you describe the nature of this ownership when it is only 0.8% being shared by three? Because to my opinion, they are nominal if not dummy. Your Honor, Mr. Chair, they're not dummies. I think the correct term is they are nominal shareholder. They hold qualifying shares so that we can complete the minimum five members of the board and incorporators that was then required by the old corporation code. This representation, Mr. Chair, take notice of the answer of the resource speaker. Yan. Sa paniniwala ko kasi, o baka sa paniniwala nitong si Congresswoman Luistro, dami talaga. Tingnan natin sa mga susunod na pagkakataon niyan. Kasi magkaiba yung dami doon sa sinasabi nitong si Harry Roque. Kung dami, illegal. Eh kung tama naman si Harry Roque, wala namang problema yon. Pero lahat yan magbabase sa mga dokumento kinalaunan. And do you confirm as well that from 2014 to 2020, you were the president of Biansham? If that is what the records indicate, I do not have the records before me, but I will confirm if that is what appears in the Securities and Exchange Commission. Yes. It does, Mr. Chair. And do you confirm as well that your wife, Myla, was a member of the Board of Director of Biansham from 2014 to 2020 as well? I confirm that, Mr. Chair. Well, naalala ko rin mga tol, I do not know kung nandito yun sa question eh. Pero parang si Congressman Romeo Acop yung nagtanong noon eh. Kung may business permit ba itong negosyo nila? Which I believe ang sagot nila, wala. Tapos kung nagbayad ba sila ng tax, which I believe ang sagot nila, wala. Ngayon, ang tanong, merong kayang criminal offense, ingat kayo, na nagawa itong mag-asawa na ito doon po sa pagninegosyo nila ng walang kaukulang permiso at ang hindi po pagbabayad ng buwis. Basically, siyempre, ang sagot doon, meron. Kasi hindi ka pwedeng magnegosyo nang wala kang permiso. Illegal yon. At ang hindi pagbabayad ng buwis ay tax evasion. Oh, tingnan natin kung saan ahantong talaga ang mag-asawa na ito. Itong asawa pala ni Harry Roque, inimbitahan po ito ng House of Representatives, pero hindi po ito dumalo. Ang reason, ito daw po ay nag-undergo ng medical surgery. Pero question po ito ni Congressman Acop. Ayon kay Congressman Acop, hindi nakalagay doon sa medical certificate na due to her medical surgery ay hindi siya pwedeng dumalo sa hearing ng Quad Committee. Because that is the nature of the five incorporators and the requirement of five directors as well. And do you confirm as well that as the president, a calibrated lawyer, a prominent personality in the legal circle, of course, it is a common knowledge that yearly the company or the corporation is required to file an audited financial statement. Does our resource speaker confirm? I confirm that, Mr. Chair. Mr. Chair, may I request our secretariat to please flash in our screen? This is audited financial statement of Biansham and not Sal-N. And I am requesting that the page of assets be flashed in the screen. This is 2014. That the document discloses cash for 2014 of Biansham in the total amount of 125,300 pesos. Take note doon mga tol. More than 100,000 pesos lamang yung halaga. And then Mr. Chair, I wish to invite as well the attention of the public, especially the Quad, to the 2015 audited financial statement of Biansham. Noticeably, the cash increased
from 125,000 from 2014 to 3,125,300 pesos in 2015. I wish to take note, Mr. Chair, 2014 and 2015 were prior to the administration of former President Rodrigo Roa Duterte. Having seen 2014 and 2015 assets of Biansham, kindly flash the 2018 assets of Biansham Holdings from 125,000 in 2014 to 3 million in 2015. The cash or the current assets skyrocketed in 2018 to 67,775,800 pesos. Dito may paliwanag si Harry Roque. Kasi ayon sa kanya, nagbenta sila ng lupain somewhere in Paranaque. Na ngayon daw po ay warehouse ng SM. Mahigit sa 200 million daw ang pagkakabenta nito. Kaya kung totoo yun, siyempre evidence yun ng mga documents at yun ang dapat tingnan din ng ating mga kongresista. With all due respect, Attorney Roque, saan po nanggaling itong napakalaking perang ito? Please enlighten us. Nagbenta po ang pamilya ko ng isang 1.8 hectares na lupa sa multinational village Paranaque. We sold it to the Velarde Group. In turn, the Velarde Group swapped it to the SM Group. And our 1.8 hectares now is where the SM warehouse is located. And can you please enlighten us? Magkano po ba ang pinagbentahan nyo ng property na nabanggit ninyo? Ang zonal valuation po nung panahon na binenta Mr. namin. Mr. Chair, we are asking about the selling price, not the zonal valuation. Ma'am, because the selling price is the zonal valuation, it was 12,000 per square meters. Times... Not at all times, Mr. Chair. No, the zonal valuation is not always the selling price of the property. And that is a common knowledge. Please enlighten the quad. How much was the selling price of your property, which was the source of your 67,775,800 pesos cash of Biansham in 2018? I do not remember the exact amount, but it is roughly for the 1.8 hectares, 216 million, Mr. Chairman. Mr. Chair, in line with the answer of the resource speaker, I respectfully move that we be provided with a copy of the sale document, the deed of sale of the property that was mentioned by our resource speaker. Mr. Chair, Mr. Chair, may I manifest that I have a PowerPoint presentation that I intended to use, and I precisely included in that PowerPoint presentation the deed of sale, Your Honor, of this property of 1.8 hectares in multinational village Paranaque. Lindalay, Mr. Chair, salamat that will depend on the quad if he will be allowed to make his presentation, Mr. Chair. If I may proceed, Mr. Chair. Yes, please proceed, and we will decide on that request by the resource persons at the appropriate time. Please proceed. I understand as well that in view of your appointment as presidential spokesperson, you are likewise bound by Republic Act number 6713. That is the code of conduct and ethical standards for public officials and employees. May I ask our resource speaker, ito po bang 67,775,800 pesos? Did you disclose this in your statement of asset and liabilities and net worth? I remember I declared cash of 60 million, Mr. Chair, in my sal-in. What explains the disparity? Why not declare the 67 million instead of 60 million cash only? Because I did not have 67 million in cash at that point in time, Mr. Chairman. I had other assets, but the cash was 60 million at the time when I last filed my sal-in as presidential spokesperson, Mr. Chair. Nonetheless, Mr. Chair, the document reflects the amount of 67,775,800 pesos. This is contained in the 2018 audited financial statement of Biansham as of 2018. If I may share, Mr. Chair, Section 2, Rule 130 of the Rules of Court, documentary evidence. Documents as evidence consist of writings, recordings, photographs, or any material containing letters, words, sounds, numbers, figures, symbols, or their equivalent, or other modes of written expression offered as proof of their contents,
Photographs include still pictures, drawings, stored images. Oh, putulin na natin yung panonood natin dyan. Simple lang naman, mga tol. Napakayaman ni Harry Roque. Ang tanong, saan galing ang kayamanan na yan? Kung ito ba ay galing sa pinagbentahan nila ng lupa, dapat may mga pruwebang maipakita ang kampo ni Harry Roque. At syempre, sa parte naman ng mga kongresista, kung sa tingin nila, very inconsistent itong si Harry Roque sa mga sinasabi, at kung sa tingin nila, may mga talagang paglabag na nagawa itong si Harry Roque, eh sana magresulta ito sa rekomendasyon ng pagsasampa ng kaso kay Harry Roque. Let us remember this, mga tola. Kasi may mga nagsasabi, puro kayo hearing diyan sa House of Representatives saka sa Senado. Ganito po kasi yon. Ito pong mga nakikita po nating hearing sa Kongreso at sa Senado, hindi po yan magre-resulta sa kaparusahan ng isang tao. Yan po ay hearing in aid of legislation. Kaya kung sasabihin nila, eh ang dami-daming mga hearing, kinukumpara pa itong si dating Vice President na si Jojo Marvinay. Eh, ang dami-dami daw nangyaring hearing diyan sa Kongreso noon. Pero nagresulta ba ito sa pagkakakulong? Diba? Hindi naman. Yun yung argumento nila. Hindi nyo kasi nauunawaan yata yung trabaho. Nirekomendahang sampahan ng kaso si dating Vice President Jojo Marvinay. Bakit hindi siya nakulong? Kasi pagdating sa korte, hindi napatunayan na meron siyang kasalanan. Ganito rin naman ang mangyayari kay Harry Roque. After po nitong quad committee na ito, kapag kinakitaan talaga nila ng paglabag sa batas itong si Harry Roque, irerekomenda pong pasampahan ng kaso itong si Harry Roque. At korte ang magsasabi kung siya ba ay guilty or not guilty. Pero mukhang mauuna po ang isasampang kaso ng PAOK. Dahil ayon po sa Presidential Anti-Organized Crime Commission, soonest, sasampahan na po ng mga kaso. Ito pong 12 personalidad at included po sa 12 na yan ang pangalang Harry Roque ng Qualified Human Trafficking. Ito pong Qualified Human Trafficking, paglabag po ito doon sa Republic Act 9208 or the Anti-Trafficking in Persons Act of 2003. Kapag ka-qualified, ang madaling pangunawa na lamang dyan, pinakamataas na kaparusahan na nag-aantay as provided under the law ang pwedeng ipataw sa aakusahan ng nabanggit na krimen. With that, maraming salamat po sa inyong lahat, mga tol. Tama yan, no bail po ang qualified human trafficking kung malakas po ang ebidensya. Maraming salamat sa inyo, mga tol, and hopefully magkita-kita tayo sa ibang pagkakataon. So far, we only have 804 concurrent viewers from Facebook and YouTube. Thank you po sa inyong lahat. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now, mga tol.